Mga kapuso, matagal na pong ipinagbabawal ng Bureau of Fire Protection ang pagpapalipad ng mga sky lantern dahil nagiging sanhi ng sunog. Ito ang itinuturong dahilan ng sunog sa Mandaue City sa Cebu at Cagayan de Oro City sa pagpasok ng bagong taon. Narito ang unang balita ni Tina Panganiban Perez. Ang sky lantern ang sanhi ng sunog na lumamon sa bodega ng plasticware sa Mandaue City, Cebu, ilang minuto lang matapos magpalit ang taon. Ayon kay Bureau of Fire Protection Regional Director Samuel Tadeo, may saksi raw na nakakitang may lumapag na sky lantern sa bubong ng bodega 5 minuto bago nagkasunog. Sky lantern din ang hinihinalang pinagmula ng apoy sa isang bodega sa Cagayan de Oro City. Ayon sa BFP, matagal nang ipinagbabawal ang paggamit ng sky lanterns. Nakasaad ito sa BFP 2013 memo. Muling inilabas ang memo nitong November 2016 para ipaalalang bawal ang sky lanterns. Pero may mga nagpapalipad pa rin ang mga ito. Napagamay po ng insidente ng sunog, nagpinagmumulan po itong ating mga sky lanterns. May mga mamamayan talaga tayong matigas ang ulo. Pwede lang magpalipad ng sky lantern kung makakakuha ng fire safety clearance mula sa BFP at basta't mahigpit itong mababantayan. Pero mahirap daw ito ayon sa BFP. Hindi natin alam kung saan siya babagsak. At sa dami na po ng mga bahay ngayon at tao, kaganiban po ay nagiging simula, pinagsisimulan ito ng sunog. Ayon sa BFP, mas marami ang sunog na naitala sa pagsalubong sa 2017 kumpara sa pagsalubong sa 2016. Sa January 1, 2017 pa lang, 39 ang naitalang mga insidente ng sunog. Mas marami kaysa noong January 1, 2016. Pero ang mga insidente ng sunog na ang pinagmulan ay paputok, pababa naman mula noong 2015. Ayon sa Bureau of Fire Protection, isa sa mga dahilan sa pagbaba ng firecracker-related fire incidents ay ang pinag-ibayong kampanya ng pamahalaan kontra paputok at kasama ng BFP sa kampanyang ito, ang Department of Health at Philippine National Police. Medyo namumulat na po yung ating mga kababayan dahil nakikita mo po nila talaga yung masamang epekto nitong mga firecrackers. Isa pa raw dahilan ay ang gastos. Imbes daw na sa paputok gastos silang pera, ang iba bumili na lang daw ng pagkain pagsasaluhan. Pag-ibig po ang firecracker natin, ibaba na talaga. O talagang ititigil na yung paggamit nito. Ay napalaki po ng tsansa na sabihin natin talagang mawawala na itong mga sunog pagsapit ng bagong taon. At kung may mga paputok pa kayong di nasisindihan, payo ng BFP. Baon na sa lupa yung ating mga natira pa dyan mga firecrackers na yan. Para sa unang balita, Tina Panganiban Perez reporting.